the future guys, no, malalampasan nyo itong mga problema na to and makakalaya din kayo dyan sa mga problema na yan, no? Matatapos din yan and makakalaya kayo, guys. You will be free from these problems, mga kapixie. Initiation phase lang ito. Ito mga pinagdadaanan nyo, parang ano lang siya, nasa parang bungad pa lang, no? Bungad lang, no? And malalampasan nyo rin yan. And makakalaya ka rin, makikita nyo rin liwanag. You will feel free from all this stress na pinagdadaanan nyo, mga kapixie. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is anong ganap sa buhay mo. So ito isang timeless reading para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign and Venus. Shuffle natin yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Aries. So, Aries, kayo ay na-represent ng Queen of Forces sa ating spread. Nakabaliktad yung energy nyo, mga kapixie. So, maaaring nagkakaroon ng imbalance sa buhay nyo. Pero, tingnan natin kung ano yung story behind this, mga kapixie. General reading lang, guys. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Combination, guys, ng positive and negative na energy, mga kapixie. Kung hindi kayo naka-resonate right now, mga kapixie, pwede nyo siyang balikan next time, next year, next month, next week, kahit kailan dahil ito'y timeless reading, mga kapixie. So, ito yung sa baba, ito yung recent past nyo, ito yung present, ito naman yung future, guys, no? So, unahin natin yung sa recent past nyo. For some of you guys, no, nagkaroon ng matinding problema, matinding dagok sa buhay nyo, nagsimula yung, kumbaga parang yung maganda, yung malawak na inyong pamumuhay, ganyan, is naka-experience ng konting turbulence, yeah. Konting problema, no? Kumbaga, yung mapayapan yung buhay, yung tahimik yung buhay, nagkaroon ng konting experience or konting pagsubok na naging dahilan para yung iba sa inyo magkaroon ng parang panlalamig sa inyong kabuhayan. No? Pag sinabing panlalamig sa kabuhayan, parang frozen. Frozen yung inyong finances. Hindi naman sa para nagkaroon ng stagnation, nagkaroon ng na stock for a long time na parang medyo naipit kayo diyan sa sitwasyon na pinagdaanan nyo, na medyo na stock, no? Medyo na stock kayo dun sa problema na naging dahilan para medyo magkaroon ng konting kakulangan, problema sa finances, okay? So parang may for some parang feeling ko meron kayong unexpected na pinagkagastosan, no, na naging dahilan ko para even yung parang feeling ko yung mga savings nyo parang nagastos nyo na ganyan, or may mga unexpected na pangyayari para magalaw yung inyong savings, mga kapixie. And yun yung sinusolusyonan nyo right now sa inyong present situation. Kasi parang naghahabol kayo ng oras, no? Parang feeling nyo walang oras, parang feeling nyo kulang yung oras para, kumbaga parang yung iba sa inyo nagdo-double time kasi parang gusto nyo na makaalis agad dito sa kahirapan ng sitwasyon na inyong pinagdaanan in the recent past, mga kapixie. But the more na nagmamadali kayo, parang feeling nyo hindi siya nagwo-workout sa inyo, parang there's a block somewhere, no? And it's because you're trying to resolve things sa 3D nyo, sa physical reality nyo, pero yung inyong energy, yung energy nyo, mga kapixie, yung vibration nyo, nasa negative side pa, which is mga problema, solution sa problema, or problema, ganyan. Kumbaga, kumikilos kayo, nag-e-effort kayo, yes, kailangan talaga natin mag-effort, pero yung inyong isipan, yung focus ng inyong attention ay nasa negative pa, nandito pa sa mga problema. Okay?
And that's what I've been telling you, mga kapiksina, kung kumikilos kayo at nag-effort kayo at nagdadasal kayo, pero ang inyong mindset, ang focus ng attention nyo ay nasa problema, nasa negative, hindi nyo makikita yung resulta. That's why it's not working out for you. Okay? So, kung kumikilos kayo at nagdadasal, make sure na sabayan nyo ng positibong mindset. So, sometimes mahirap magpaka-positive, guys. I know, I understand. Lalo na kapag sobrang negative nang nakikita mo sa iyong circumstance. Pero, you'll get by. And ang pinakamadaling affirmation na sabihin para makarecover kayo is these two shall pass, no? Especially itong mga problems na ganito katindi, yan, no? Kita nyo naman hating-hati, no? Hating-hati yung buhay nyo dahil sa mga problema na to. These two shall pass. Every day in every way, my life is getting better and better. So, kung gusto nyo Tagalogin, okay lang yan, lilipas din yan, magiging ma-okay din ako. Mas mabuti na yon, sabihin nyo yung ganyan kaysa naman sa, ay nako, panibagong araw na naman, problema pa rin, bakit ganito pa rin, hindi pa rin nagbabago, bakit ba, ganito-ganito, ganyan-ganyan. No, stop saying those, mga kapiksi. Mas okay na yung sinasabi nyo na lilipas din to, matatapos din to, ina-acknowledge nyo na may problema, but, dinadivert nyo yung attention nyo, yung focus nyo na this will get better, magiging ma-okay din ako, magiging maayos din yung sitwasyon ko. Okay, just tell yourself that. Mas mabilis mawala, mas madaling mawala yung resistance kesa naman sa nakafocus ka sa reklamo, diba? Sa problema. And yung iba sa inyo talagang napapagod, nararamdaman kayong pagod nyo, mga kapiksi, kasi work eh. Napapagod kayo at the same time nagmamadali, kaya you're too tired, guys, no? Magpahinga, walang masamang magpahinga, mga kapiksi. Naintindihan natin yung pagiging responsable nyo sa mga obligasyon nyo, especially kung may mga problema talagang kailangan nating solusyonan, but you have to take care of yourself. Huwag mong abusuhin yung sarili mo, kasi kapag nagkasakit ka pa, mas malaki pang gastos. Imagine that, no? Matakot ka lalo, di ba? So, kailangan mo ring ingatan yung sarili mo, dahil yan yung ano mo eh. Yan yung foundation mo eh, no? Ikaw ang kikilos. So, make sure that you take care of yourself, mga kapiksi. In the future, guys, no, malalampasan nyo itong mga problema na to and makakalaya din kayo dyan sa mga problema na yan, no? Matatapos din yan and makakalaya kayo, guys. You will be free from these problems, mga kapiksi. Initiation phase lang ito. Ito mga pinagdadaanan nyo, parang ano lang siya, nasa parang bungad pa lang, no? Bungad lang, no? And malalampasan nyo rin yan. And makakalaya ka rin, makikita nyo rin liwanag. You will feel free from all this stress na pinagdadaanan nyo, mga kapiksi. Kaya ganito yung energy nyo, imbalance, no? Kasi mas maraming, mas nararamdaman nyo right now, mas maraming negative kesa sa positive. But eventually, guys, mababalik din yan sa dati. Okay, so kailangan nyo lang i-divert, turn 180 degrees, mga kapiksi, ikot kayo para talagang masolusyonan itong mga problema na to. Guys, no, nararamdaman ko yung pagiging masipag nyo, no? I get that. Pero sabayan nyo ng positibong mindset, kasi kahit magsikap kayo, masipag kayo, pero ang mindset nyo ay nasa negative, hindi nyo talaga ito malalampasan. So, kailangan itong maging ganito para progress kayo. Okay? Yung iba kasi sa inyo, pagod na yung mga isipan nyo, mag-meditate kayo, guys. Makakatulong yun. And magpahinga para gumaan-gaan ng konti yung inyong pakiramdam. Alright? Okay, so comment down below, mga kapiksi, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Tingnan natin, guys, yung additional na mensahe sa inyo gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo yung muna itong ating video regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail na kayo ng course mga kapixie, sobrang ganda talaga ng course na yan. And ito yung ating mga additional na messages para sa inyo guys. Alright, so simplihan lang natin mga kapixie, no? Unahin ko na to, simplihan lang natin, huwag tayong masyadong magmadali, no? Kasi yun yung nararamdaman ko sa inyo. Nagmamadali kayo because you feel like naubusan kayo ng oras. And ito yung message sa inyo, there is no need to hurry or force things to happen. No, everything is occurring in perfect timing mga kapiksi. Magiging ma-okay din ang lahat para sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, sabihin nyo sa sarili nyo na magiging ma-okay din ang lahat. Okay? At least yun sa statement na yan, mararamdaman nyo na gagaan yung inyong pakiramdam mga kapiksi. These two shall pass, yun yung pinaka-favorite ko. At saka yung everyday, my life is getting better and better, especially kapag may mga problema talaga. Magiging ma-okay din ang lahat mga kapiksi. And you will find evidences in your 3D na talagang gumagaan pa unti-unti. Hindi biglaan, no? Kasi yung problema nyo, hindi rin yan biglaan, no? Accumulation din yan ng mga negative pattern of thoughts nyo. But, yung resolution, ganun din. Accumulation din yan ng positive pattern of thoughts. Kaya dapat everyday, nagbibuild tayo ng more positive thoughts. Mga kapiksi, okay? And be sensitive guys, no? Iwasan nyo, actually sensitive na kayo ngayon dahil medyo maraming stress, kaya iwasan nyo na makadagdag pa ng stress yung mga toxicity sa paligid nyo. Avoid harsh relationships, harsh conversation, harsh na mga pinanonood sa TV, mga balita. Naku, wag na wag kayo manonood nyan, sobrang toxic. okay, mga situation, yung mga debate yan, yung mga gustong-gustong manood ng mga ganyan sa social media. Pero kanya-kanyang trip yan, kung trip nyo, bala kayo. Pero iwasan nyo yung mga negativities kasi meron yan nagagawa sa inyong sa utak mga kapiksi, and ayaw natin na maka-impluensya yun sa ating utak, alright? And of course, yung pagiging compassion, soft-hearted, guys, no? Release judgments about yourself. Huwag mong sisihin yung sarili mo. Sabi ko nga, don't be too hard on yourself. Huwag mong sisihin yung sarili mo. Huwag mong sisihin yung ibang tao kung ano man yung nangyari sa buhay mo. It's all over. It's all in the past. Tapos na yun, mga kapiksi. You have to move on, no? Be forgiving. Focus on the love and light, mga kapiksi. And look at the brighter side of things. Magiging ma-okay din yan. Sitwasyon mo, don't worry. Pero kailangan i-let go mo na yung mga anger, hatred, grudges, no? Sa puso mo, yung mga poot, ganyan. Nakapangit yan, guys. Gusto natin, maganda lang. Gusto natin, pogi lang, no? So, alisin natin yung mga galit-galit na yun para hindi siya mag-reflect sa inyo, mga kapiksi. Alright? Okay, so, comment down below, Iris, if naka-resonate kayo dito sa story na to. Ito yung ating bare months reading, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.